Basganda at Tito Soto nagsagutan sa social media. Nangyari ito, Bebes ng gabi, September 5. At ito ay tungkol sa usapin ng Soji Bill na naglalayong protektahan ang karapatan ng mga LGBT community. Naging mainit nga ang usaping ito dahil nakararanas daw ang ilang transgender ng diskriminasyon. Ang ilan nga rito ay hindi raw nakagagamit ng CR o ng pambabaeng palikuran sa mga pampublikong lugar. Ayon nga sa pahayag ni Senator Soto, Aniya, if you are a man, you will never be a woman, no matter what you do, because you cannot reproduce, you cannot give birth, you do not have ovaries, you will never be a woman. At inihalimbawa nga ni Tito Soto ang pagiging tunay na babae sa pagkakaiba ng transgender. Inihalimbawa nga niya ang pagkakaroon ng matris at sa pamagitan nito ay pagkakaroon ng anak. At ito nga ay hindi nagustuhan ni Vice. At siya nga ay nagpost ng kanyang reaksyon sa kanyang social media. At ito nga ang kanyang naging mga reaksyon sa senador. Aniya, joke po ba ito, Honorable Senate President Tito Soto? Sinasabi niyo po ba na naniniwala kayo na ang pagiging babae ay nasusukat lamang sa pagkakaroon ng obaryo o matris at sa kakayahang magbuntis o mag-anak? E paano po yung mga nagkaroon ng matinding karamdaman at tinanggalan ng obaryo? Di na po ba sila babae? Wala na ba silang karapatang tawaging babae? O bumabanap ba ang uri ng kanilang pagkababae? Paano din po yung mga baog at walang kakayahang magkaanak? Ano po sila? Di na din ba sila babae? Mga wala na ba silang kwentang mga babae? At paano naman po yung mga babaeng choice nila na huwag mag-anak dahil ayaw nila dahil sa kanilang mga personal na rason? Di na din ba sila matatawag na babae? Paano din po yung mga babae na may obaryo pero pinayuhang huwag magbuntis dahil sa medical na kondisyon at maaaring mamiligro ang kanilang buhay? Di na din sila babae? Ano na po sila? Paano din po yung mga babaeng may obaryo pero wala pang anak dahil ayaw naman nilang magpatira kung kani-kanino? Ano na sila? Parang ang baba naman po pala ng tingin nyo sa mga babae. Naniniwala po ako na ang mga babae ay babae di dahil sa obaryo at sa kakayahang bumukaka at umire. Sila ay babae dahil sila ay babae. At may halaga sila, may matris man o wala, magbuntis man o hindi, may anak man o wala, dahil sila ay tao at sila ay babae. Sinubukan ninyong maliitin ang konsepto ng pagiging transgender sa paraang tinapakan nyo rin ang dignidad ng mga tinatawag nyong totoong babae. Paumanhin po, Honor Senate President Soto. Pero I believe this statement is just not fair. There are people who pretend to be feminist to hide their being misogynist. Dahil nga dito, nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang mga tao. At ito nga ang ilang reaksyon na nakuha natin sa social media. Gusto niyang kunin ang simpatya ng mga babaeng baog na wala ng matris dahil sa sakit o mga babaeng ayaw talagang magkaanak para may kakampi sila. Gagawin niyang pambala para mailusot nila ang kanilang rason. Pero sorry ka na lang, Vice. Hindi mo makukuha ang simpatya nila dahil unang-una, dahil alam nila na hindi talaga sila ang issue dito dahil mga babae sila na hindi nagpapatanggap o nagpapanggap siguro. Pinanganak silang mga tunay na babae kahit pa hindi sila pwede magkaanak. Dahil sa mga sinasabi mong rason, but still babae pa rin sila literal. Kaya huwag mong ilis ang usapan, huwag mong gamitin ang kasikatan, etc. etc. Kung sila mismo hindi matanggap yung kasarian nila, tapos ngayon tayo kailangang matanggap sila, ano ka, hilo? At ang opinion naman ng iba, dapat magdagdag ng CR mula ngayon. Hindi na dapat pang men and women lang ang comfort room. Dapat ang CR may pang girl, boy, bakla, tomboy na rin para happy ang lahat.
Para walang away at lumaki ang isyo, ay lagyan ng CR ang transgender. Yan lang naman ang simula ng awayan nyo. Pinalalaki nyo pa ang problema, dagdag pa yan sa problema ng Pangulo. Gawan nyo na lang ng paraan. Ano ba yan? At ito nga ang ilan sa mga nakalap nating mga impormasyon. Kung kayo ay may mensahe at opinion, kung maari ay i-comment lamang sa ibaba upang ating patuloy na mapag-aralan at masala. Yun lamang po at maraming salamat.